Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang ika-anim na yugto ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng ama ni Pablo, ay walang tigil siyang umiyak na nakaluhod sa tabi ng bangkay ng kanyang ama, na halos panawan siya ng lakas at bait, na napasigaw siya ng ubod lakas na sinambit ang katagang itay. Nang sumunod na araw, nang magkamalay siya, ay nakita niya ang mga tao nakapalibot sa kanya. Naroon ang kanyang ninang Minda, ang dalawa niyang ate na umiiyak, at ang kanyang ina na agad na naupo sa tabi niya at niyakap siya. Naumagulgol ito dahil sa pagkawala ng kanilang ama at sa nararamdamang awa para sa kanya, na sa mura niyang edad ay nakaranas na ng gayong katinding kasawian at trahedya sa buhay. Napuno pa ito ng mga tilamsik ng dugo. Bumangon si Pablo at nakita niya ang maraming tao na abalang inaasikaso ang labi ng kanyang ninong Banong at ng kanyang pinakamamahal na ama. Muling tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pagkat agad na nagbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noong nagdaang gabi, na naikuyom ni Pablo ang kanyang mga kamay dahil sa nakaramdam siya ng matinding galit sa mga aswang at gayon din sa kanyang Kuya Cardo, na sa halip na tulungan sila ng kanilang ama ay mas inuna pa nito ang pansariling kapakanan, ang ambisyon at pagnanasa nito na magtaglay ng kakayahan. Hinanap ni Pablo sa ina ang kanyang Kuya Cardo. Sumagot ang kanyang ate Rosie at sinabing hindi ito umuwi sa kanila. Napayuko si Pablo. Muli naman siyang niyakap ng kanyang ina at sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari, pagkat inilahad na pala ng kanyang ninang Minda sa kanilang ina ang buong pangyayari. Sinabi ni Pablo na tama ang kanyang Kuya Cardo, na kung hindi sana siya nagkaroon ng taglay na kakayahan, ay buhay pa sana ang kanilang ama, na nagsimula ang lahat ng mga kababalagan sa kanilang mag-anak nang magtaglay siya nito. Hinawakan siya sa mukha ng ina at iniharap sa kanya. Sinabi nito na noon pa nangyayari ang mga kababalagan. Mas naging maliwanag lamang iyon ngayon at naihayag dahil sa may kakayahan na siya. Na magtaglay man siya o hindi ng kakayahan, ay maaari mangyari pa rin ang mga bagay na iyon, at maaaring nakatakda pa talaga na maganap, dagdag na saad pa nito. Na sumabat na rin ang ninang Minda niya at sinabing kung wala siya ay baka pati sila ng kanyang mga anak ay napahamak na. Kaya lubos ang kanilang pagpapasalamat kay Pablo. Naupo na rin ang dalawa pa niyang ate sa kanyang tabi at niyakap siya ng mga ito. Sinabi nilang mahal na mahal nila si Pablo. Dahil doon ay bagyang naibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Matapos maasikaso ang labi ng kanyang ninong Banong at ama, ay umuwi na sila sa kanila. Pagdating nila sa bahay ay agad nilang napansin na may naghalungkat sa kanilang damitan. Nang kanila itong usisain ay nakita nilang wala na ang damit ng kanyang Kuya Cardo, kaya naisip nilang tuluyan na itong naglayas. Dinala ng kanilang mga kababaryo ang labi ng kanilang ama sa kanilang tahanan upang maiburol. Makalipas ang ilang araw ay sabay na inilibing ang ninong Banong at kanyang ama.
Dahil sa naganap na iyon sa bahay ng kanilang ninang Minda, ay kumalat ang balita ukol sa kakayahan ni Pablo. Kaya naging bantog siya sa kanilang bayan. Na madalas na silang pinupuntahan ng mga tao at humihingi ng tulong sa kanya ukol sa kanilang mga karamdaman. Kapag sila ay napaglalaruan o pinapakialaman ng engkanto, at lalo na kapag sila ay ginagambala ng aswang, na halos sa araw-araw ay may taong nagpapagamot, na kahit pa nga pumapasok si Pablo ay matyaga talaga nila itong hinihintay. Kaya naging mahirap para sa kanya na pagsabayin ang panggagamot at ang kanyang pag-aaral, pagkat madalas ay madaling araw na sila nakakatulog. Ngunit pinagtiyagaan nila iyon at nagsakripisyo para sa kapakanan ng kanilang mga kababayan, na hindi sila Pablo humihingi ng kahit anumang kapalit, kahit pa nga kung minsan ay ipinipilit pa ng mga ito na may mga dala pang gulay at prutas, kung minsan naman ay bigas. May pagkakataon pa na may dala ang mga ito na manok at bihin. Ngunit tinatanggihan iyon ni Pablo. Pero dala na rin ang pagmamahal ng mga tao kay Pablo at sa kanyang pamilya, ay pilit namang iniiwan ng mga ito iyon, lingit sa kanilang kaalaman. Kung kaya't wala na rin sila nagagawa pa, na kung minsan ay nakikita na lamang nila ito na nakatali ang mga hayop malapit sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang taon na nagpatuloy ang gayong gawain ni Pablo, na hindi siya nang himagot sa kanyang ginagawa sa lahat ng taong nangangailangan ng kanyang tulong. Nang siya ay may 13 taong gulang na, at lahat sila na magkakapatid ay nasa mataas na paaralan na pumapasok, ay muling naging maugong ang balita ukol sa isa na namang guro na namatay, matapos magkaroon na naman ng handaan sa katabing paaralan na elementarya kung saan sila nag-aaral dati ng kanyang mga ate. Na naisip ni Pablo na labis na talaga ang kasamaan ng gumagawa nito. Kaya napagpasyahan niya na pumunta sa lamay ng nasabing guro kasama ang kanyang mga ate matapos ang kanilang klase. Pagdating nila doon ay may mangilan-ngilan ng naroon na nakikiramay. Bumati sila at nagbigay galang. Agad naman silang pinatuloy ng mga kaanak ng gurong namatay. Ikinuwento sa kanya ng asawa ng guro ang kanilang mga naobserbahan bago ito tuluyang namatay, na wala itong pinagkaiba sa mga nauna ng guro. Na naisip ni Pablo na biktima din ito ng pang-aaswang na nais magkalat ng lagim, ngunit hindi kinakaya ng kanyang mga binibiktima, kung kaya namamatay. Habang nakaupo na nakikipag-usap, ay sinabi ni Pablo na sila ay nakikiramay, sabay hawak sa kamay ng ginang. Biglang napapikit si Pablo pagkat sumagi sa kanyang isipan ang isang pangitain. Nakita niya ang isang babae na naka-uniforme din ito ng pangguro na naroon sa handaan, na kanyang nilawayan ang isang platong pagkain at hinalo pa iyon habang may inuusan bago tuluyang iniabot sa kanyang kasamahan. Maging ang inumin nito ay hindi pinalampas, na nang humarap ang babaeng guro sa kanyang pangitain ay ang dating maestra ng kanyang ate Rosie. Agad na napabitiw si Pablo sa kamay ng ginang at naibulalas na sagad na talaga sa kasamaan. Matapos iyon ay nagpaalam na silang magkakapatid sa ginang at muling ipinaabot ang kanilang pakikiramay dito. Mag-aala sa isna ng mga pagkakataon na iyon kung kaya't nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang lumabas sila ng bahay. Kanila nang inihanda ang muron na kanilang dala. Sa daan ay nagsimula na rin si Pablong manguha at mag-ipon ng liay o tuyong dahon ng mga nyog upang maging karagdagan nilang ilaw bilang pangsuporta sa kanilang muron.
Nais na sana niyang puntahan ang bahay ng maestra ng kanyang ate Rosie, ngunit nag-aalala siya para sa kanila na nooy kasama niya. Pagdating nila sa kanilang bahay ay may mga taong naghihintay sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa mga ito at sinabing dumaan pa sila sa burol ng guro na namatay, kaya natagalan sila. Ibinaba lamang niya ang kanyang gamit at agad na sinimulan ang gamutan. Sa pagitan ng gamutan ay kumain na rin siya ng hapunan, at pagkatapos ay ipinagpatuloy iyon. Pasado alas 12 na nang matapos si Pablo. Nang makauwi ng lahat ang mga taong nagpapagamot sa kanya, ay nagpahinga lamang siyang sandali at natulog na rin. Kinabukasan, nang nasa paaralan na sila, ay nagpaalam si Pablo sa kanyang maestra na kung maaari ba siyang lumabas na sandali. Agad naman siyang pinayagan nito, pagkat isa sa mga naging pasyente ni Pablo ang kanyang anak, at napagaling niya iyon. Nang makalabas na sa kanilang eskwelahan, ay agad naman na tinungo ni Pablo ang katabing paaralan upang silipin ang dating maestra ng kanyang ate Rosie. Matapos niyang masiguro na naroon ito, ay nagmamadaling tinahak ni Pablo ang daan papunta sa bahay ng maestra. May ilang kilometro din ang kanyang nilakad. Nang malapit na siya sa bahay nito, ay nagpahinga siyang sandali at nagmasid. Kakaiba talaga ang larawan ng bahay ng aswang, nasabi ni Pablo sa kanyang sarili. Na sa kinalalagyan niya ay maaliwalas at maliwanag ang sikat ng araw, samantalang sa kinaroroonan ng bahay nito ay makulimlim. Naramdam niyang nababalot ng kadiliman na masukal itong tingnan. Nang lalapit pa siya sa bahay, ay biglang may lumabas na isang matandang babae na agad niyang napansin ang kakaibang aura nito, na naramdaman niya ang kapangyarihang itim na lumulukob dito. Lumakad ang matanda palayo ng bahay. Di alam ni Pablo kung saan ang tungo nito. Mabilis siyang kumilos at pinuntahan ang dapog ng bahay. Doon ay naabutan niya ang ilang panggatong na ginamit sa pagluluto. Kanya iyong binaliktad. Pumasok din siya sa loob ng bahay. Binali niya ang bahagi ng isang kawaya na sahig, at kanya iyong ibinalik na ipinatong ng pabaliktad sa pamakuan. Na habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon, ay mayroon siyang inuusan. Matapos niyang maisagawa iyon, ay mabilis na siyang lumisan. Bago siya tuluyang bumalik sa kanilang paaralan, ay muli siyang dumaan sa katabing eskwelahan na elementarya. Pinuntahan niya ang silid ng dating maestra ng kanyang ate Rosie. Nang nakatayo na si Pablo sa pintuan ng silid nito, ay nanlaki ang mga mata ng maestra nang mapansin siya, at punong-puno ng pagtataka ang mukha nito. Narito na po ang ikapitong yugto ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Dahil nga sa sagad na ang kasamaan ng aswang na dating maestra ni Rosie, ay napagpasyahan ni Pablo na wakasan na ang buhay nito. Matapos niyang magpunta sa bahay ng maestra, ay kanya na itong hinarap. Nang mapansin siya ng maestra na nakatayo sa pintuan ng silid-aralan nito, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkagulat. Naisip ni Pablo na marahil ay nagbalik sa alaala nito ang una nilang pagharap ng aswangin nito ang kanyang ate Rosie. 4 na taon na ang nakakalipas. Tamang-tama naman ang pagkakataon, pagkat naglalabasa na ang mga mag-aaral ng maestra para sa kanilang aktibidad na pagtatanim. Habang silang dalawa naman ay nanatiling nakatayo, na pinagmamasdan ng bawat isa ang kanilang gagawing pagkilos. Nang makalabas ng lahat ang mga estudyante,
ay dahan-dahan nang lumapit si Pablo sa kinaroroonan ng maestra, na nagsisimula naman ng umusal ng orasyon laban kay Pablo. Kaya sinimula na rin ni Pablo na umusal upang kontrahin iyon. Itinaas na ni Pablo ang kanyang kamay nang may mga dalawang dipa na lamang siya dito para sa kanyang unang pag-atake. Ngunit nasurpresa siya nang bigla itong nawala. Gumamit ito ng pambulag. Mabilis na napapikit si Pablo at nakita niyang malinaw na tumakbo na itong palabas at nagmamadaling tumakas. Agad naman itong sinundan ni Pablo. Naisip niya na wala itong ibang pupuntahan kundi ang tahanan nito na nagsisilbi nilang muog sa tuwing sila ay nalalagay sa panganib. At tama nga ang hinala niya pagkat daan nga patungo sa bahay nito ang tinatahak ng maestra. Nang naaninagad niya ito ay mabilis siyang umusal habang tumatakbo at tinahabol ang maestra na agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Tinamaan ito sa likod at kitang-kita ni Pablo kung paano gumuhit ang hiwa ng sugat sa balat ng maestra na napunit pa ang damit nito at napasubsob sa lakas ng binitawan na iyon ni Pablo. Ngunit mabilis din itong tumayo at tumakbo na muli. Hindi naman ito pinayagan ni Pablo na mawala pa sa kanyang paningin. Malayo pa ang maestra sa kanilang bahay ay sumisigaw na ito habang humihingal na umiiyak at binibigkas ang katagang tabang na ang ibig sabihin ay tulong. Naisip ni Pablo na marahil ang inihingan nito ng tulong ay ang matanda na kanyang nakita kanina. Nang may mga 5 metro na lamang ang layo nito sa kanilang bahay, ay nakita niyang agad na itong sinalubong ng matanda na narinig niyang tinawag iyon na ina ng maestra. Nang nasa harapan na si Pablo ng mga ito, ay narinig pa niya ang pag-uusap ng dalawa at sinabi ng matanda na hindi sila makakapasok sa kanilang bahay. Na ipinagtaka naman iyon ng maestra. Magkatabi na nakatayo ang mag-ina habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Nang bigla na lamang nagtayuan ang buhok ng matanda at nabalot ng itim ang mga mata nito. Nakasabay noon ay naging mabalasik na rin ang kanyang mukha at lumabas ang mga nakakakilabot ng ngipin at mahaba na matutulis na kuko. Napanay ang lait at pagmumura naman ng maestra kay Pablo na hindi naman magawang makaganti ni Pablo sa mga sinasabi ng maestra pagkat di siya makapagsalita. Nabigla na lamang siyang tumilapon nang magbitiw ng kamay ang dalawa at tila napako ang kanyang mga kamay at paa sa lupa matapos niyang bumagsak na inusala na pala siya ng maestra na itinago ang mga letra sa mga binibigkas nitong pagmumura at panlalait. Wala namang sinayang na sandali ang matanda na agad sinunggaban si Pablo habang nakadipa ang mga kamay sa lupa na nakatihaya. Mabilis siyang kinubabawan nito at akmang ihahampas na nito ang dalawang kamay na ang puntirya ay ang kanyang leeg. Kaya agad na ibinuga ni Pablo ang langis na nasa kanyang bibig sa matanda. Dahilan para umalis ito sa pagkakadagan sa kanya. Na umuusok ang mukha nito at bahagi ng katawan na tinamaan ng langis. Naanimoy na susunog iyon sa tindi ng init pagkat nakita niyang nalusaw ang balat nito na nadampian ng langis. Mabilis na umusal si Pablo at nakawala siya sa tila pagkakapako sa lupa. Nagmamadali siyang tumayo at ikinumpas na sunod-sunod ang kanyang mga kamay sa mga ito. Nanung huli ay humandusay ang mga ito sa lupa na halos naubusan na ng lakas ang mga ito dahil sa sakit na kanilang tinamo. Nang panandali ang ihinto ni Pablo ang kanyang kamay, ay dahan-dahang bumangon ang mga ito at sa natitirang lakas ay nagmakaawa sila na magkayakap na mag-ina. Nakapwa lumuluha at unti-unting nagbalik ang dating anyo ng matanda. Nangako ito na hindi na uulit. Nakaramdam naman si Pablo ng awa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga ito.
na naisip niyang ang lahat ng nilalang ay may karapatang mabuhay. Bahagya nang tumalikod si Pablo, nang biglang pasulpot-sulpot na sumasagi sa kanyang isipan ang tagpo ng patayin ng mga aswang ang kanyang ama. Na ang mga itsura ng mga aswang noong gabing iyon ay napalitan ng mga mukha ng maestra at kanyang ina, na ang dalawa pa dito ay sina Gado at asawa nito na kapatid ng ninong banong niya. Na naging malinaw na ngayon ang lahat sa kanya na sila pala ang lumapa at pumatay sa pinakamamahal niyang ama. Nakaramdam siya ng galit, kaya mabilis siyang humarap na muli sa mga ito at naluluhang malakas na isinigaw na may karapatan din sa buhay ang kanyang ama. Nakasabay noon ay kanyang ikinumpas ang kamay. Ngunit nabigla siya pagkat nang mismong makaharap na siya sa mga ito ay nasa tabi na niya ang mag-ina na halos magdikit na ang mukha nilang tatlo. Nabumaon ang mga matatalim na kuko ng mag-ina sa tiyan ng binatang si Pablo, na nakaangil pa ang mga ito sa kanya. Nakapuang nasaan yung mga aswang na? Halos sabay-sabay sila na bumagsak sa lupa. Nang mag-ina ay wala ng buhay nang humampas at humandusay dahil sa malaking hiwa na nalaslas ang kanilang mga leeg. Samantalang si Pablo naman, habang nakahiga, ay nakita niyang umikot ang langit. Sisingap-singap siya sa hangin pagkat nahihirapan na siyang huminga dahil na rin sa dugo na lumalabas sa kanyang bibig at ilong. Sa natitirang lakas ay pinilit niyang tumagilid na sa pusapo ng isa niyang kamay ang tiyan niyang may sugat. Napatuloy pa rin ang malakas na pagdurugo nito. Sinikap niyang gumapang at naupo sa paanan ng isang puno. Kinuha niya ang botelya ng langis ngunit wala na itong laman. Nangiti si Pablo. Naalala niya ang kanyang ama. Muling nagbalik ang tagpo na iyon. Na habang nag-aagaw buhay ang kanyang ama, na nang pinagtutulungan na itong lapain ng mga aswang, ay iniaabot ang isang kamay sa kanya at pinilit pa rin na ibuka ang mga labi at sinabing, "Mahal kita anak, magpakatatag ka, mabuhay ka." At unti-unti nang naglaho ang alaalang iyon at tuluyan nang nagdilim. Narito na po ang ikawalong yugto ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Makaraan ngang makasagupa ni Pablo ang mag-inang aswang na gabunan, ay maluba din siyang nasugatan matapos niyang mapatay ang mga ito. Nanawalan siya ng malay at tuluyan ng nagdilim matapos na bumalik sa kanyang alaala ang mga sinambit ng kanyang ama bago pa ito tuluyang mamatay. Biglang nagkamalay si Pablo. Di niya alam kung anong oras na iyon at gaano na siya katagal nawala ng malay. Pero napansin niyang magagabi na. Agad niyang naalala ang mga nangyari at mabilis na tiningnan ang kanyang sugat. Wala na ito. Ni bakas ay wala siyang makita, na ang tanging na lamang naroon ay ang mantsa ng dugo na natuyo. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa mag-inang aswang. Wala na ang labi ng mga ito doon. At nakita niya ang mga baga, pati ang mga uling. Ganun na rin ang mga abo mula sa natupok na bahay ng mag-ina. Nagtaka si Pablo. Wala siyang palatandaan kung ano ang nangyari matapos siyang mawala ng malay. Dahan-dahan siyang tumayo at tinahak na ang daan pauwi sa kanila. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, nasa bakuran pa lamang ay naririnig na niya ang malakas na usapan ng kanyang mga ate at ina na may pag-aalala sa kanilang mga tinig. Pagkatinahanap na pala siya ng mga ito, na nang makapasok nga siya sa bahay ay napasigaw ang mga ito
at napatakbong lahat sa kanya. At agad siyang niyakap. Nakararating lang din pala ng kanyang mga ate mula sa paghahanap sa kanya, na nag-uwian na rin ang mga magpapagamot sa kanya nang malamang nawawala siya. Naupo muna siyang sandali at saka isinalaysay ang lahat na nangyari. Alalang-alala naman ang kanyang ina habang nakikinig sa kanya, na hindi na napigilan nito ang kanyang sarili at agad na niyakap ng mahigpit si Pablo at hinagkan sa noo. Sinabi ng kanyang ate Rosina, kanya na palang naipaghiganti ang kanilang ama. Agad na sumagot si Pablo at sinabing hindi pa. Nabakas naman niya ang pagtataka sa kanilang mga mukha sa kanyang tinuran. Nagyayana ang kanilang ina na kumain ng hapunan. Nang nakahiga na si Pablo ay di pa siya dalawin ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Nang bigla siyang nakarinig ng huni ng aswang, napapikit siya nang may sumagi sa kanyang isipan. Nakita niyang galit na galit ang dalawang aswang na nasa labas ng kanilang bahay. Agad siyang bumangon at ginising ang kanyang ina at mga ate. Sinabi niyang kahit anong mangyari ay huwag silang lalabas ng bahay. Mabilis niyang iniabot ang bote ng langis sa kanyang ina. Kinuha rin niya ang itak ng kanyang nasirang ama. At matapos na orasyonan iyon, ay kanya iyong iniabot sa ate Rosie niya. Sinabi naman niya sa kanyang ate Nika na huwag hihiwalay sa kanila. Lumabas si Pablo ng kanilang bahay at agad niyang tinungo ang kanilang bakuran. Umusal siya at iwinasiwas ang kanyang kamay papunta sa likuran at hinarap iyon. Nabigla na lamang napaatras ang aswang nang masugatan niya ito sa dalawang braso, nang sanggain nito ang kanyang pagkumpas na iyon. Nasinabi ni Pablo sa sarili na alam ko na yung patraidor na galaw ninyo. At agad na naman siyang umusal at ikinumpas na muli ang kanyang kamay at tumarap sa kanyang likuran, na napabalandra ang isa pa sa kanilang bakod nang subukan nitong iwasan ang ginawa ni Pablo. Dahan-dahan siyang iniikutan ng dalawang aswang na nakayuko ang mga ito, na anumang sandali ay muli na namang aatake at tumahanap lamang ng tamang pagkakataon. Mabilis na sumagi sa isip ni Pablo ang isang larawan. Larawan iyon ng dalawang aswang na kanya ngayong kinakalaban. Nakapwa na kalhod na sumisigaw ang mga ito habang umiiyak sa kanyang pangitain na iyon sa natupok na bahay ng mag-inang aswang. Mga kaanak pala ito ng mag-inang aswang na aking napatay, wika ni Pablo sa kanyang sarili. Na sinabi ni Pablo sa mga ito na kaya pala kayo galit na galit. Biglang lumusob ang mga ito na magkasabay, na nailaga ng mga ito ang pagkumpas na iyon ni Pablo at tuluyan siyang naitumba. Mabilis at walang tigil siya na hinampas ng mga ito gamit ang mga matutulis at mahahabang kuko. Napilit naman niya iyong sinasangga na kanyang sinikaran ang isa na bagyang napaatras, ngunit mabilis naman itong bumalik upang pagtulungan siya. Sinubukan siyang ipasa ilalim sa udom ng mga ito. Nakaramdam si Pablo ng bagyang panghihina. Hinawakan siya ng isa sa kanyang dalawang kamay. Malakas ang mga ito, naisip ni Pablo. Dala na rin marahil ng galit na nararamdaman para sa kanya. Nang nakadipa na siya, ay uundaya na sana siya ng pamatay na pag-atake ng isa pa, ngunit bigla itong napaigtad at bahagyang natigilan at napalingon sa kanyang likuran. Pagkat tinaga pala ito ng kanyang ate Rosie, na winiwisikan naman ito ng kanyang ina na nooy umiiyak na, na pinaglalabanan lamang nito ang matinding takot na kanyang nararamdaman alang-alang sa anak na nasa peligro, kung kaya bahagya itong napaatras. Ngunit ang pag-atras pala na iyon ay isa ring pagbuelo, na agad itong sumugod na tinalon sila, dahilan para matumba silang mag-iina.
na mabilis na kinalatgad ng aswang sinika. Pinilit naman ni Pablo na madala ang kamay sa tapat ng kanyang tiyan habang hawak-hawak pa rin ito ng aswang. At gamit ang kanyang paa ay kanyang inipit ang ulo nito at kanya iyong naibalibag. Mabilis na bumangon si Pablo at sinaklolohan ang kanyang ate Nika. Habang tumatakbong papalapit sa kinaroroonan ng aswang at ni Nika, ay umusal na siya at mabilis na ikinumpas ang kanyang kamay. Nanapasigaw ang aswang ng kanya iyong tamaan at gumuhit ang malaking hiwa mula sa balikat nito papunta sa dibdib hanggang sa bewang. Nanapaluhod iyon at napayuko at dumanak ang maraming dugo mula dito. Nananghina ito. Kaya mabilis namang pinasundan iyon ni Pablo at gumulong ang ulo nito sa lupa na nakalawit pa ang dila at nakatirik ang mga mata. Nanapasigaw naman ng ubod lakas ang isa pang aswang nang makita ang tagpong iyon. Naakma pa sana nitong lalapitan iyon, ngunit natigilan ito pagkat naroon si Pablo na malapit lamang sa katawan nito. Nang harapin ito ni Pablo ay sinabi nitong patayin na rin daw siya pagkat wala na raw siyang dahilan para mabuhay. Napatuloy pa sana itong magsasalita, ngunit ikinumpas na ni Pablo ang kanyang kamay matapos umusal at nalaglag sa lupa ang kalahati ng ulo at mukha nito nang tamaan iyon ng palihis ni Pablo. Na bago patuloy ang bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan nito, ay kanya pa iyong pinasundan at halos mahati ito sa tindi ng binitawang iyon ni Pablo. Na maging ang kanyang ina at mga ate ay napasigaw sa tindi ng pagkasindak dahil sa mga nakakakilabot na tagpong iyon na kanilang nasasaksihan. Na nang humupa na ang kanilang mga damdamin at pagmasdan ang mga aswang, ay unti-unti nang nagbalik sa mga dating anyo ang mga ito. Kapatid pala iyon ng ninong banong niya at ang asawa nitong si Gado. Nakapatid pala ni Gado ang maestra pagkat nakita ni Pablo ang maliit na larawan na nasa loob ng palawit ng kwintas. Nakasama pa ng maestra ang kanyang ina sa kabilang bahagi ng palawit na iyon, na kanyang nadampot ang kwintas malapit sa walang ulong katawan ni Gado. Na nang makita ng kanyang ina ang larawang iyon, matapos makahinga ng maluwag, ay naibulalas nito na iyon pala ang ikinukwento ng ninong banong nila sa kanila na kapatid ni Gado sa ina na isang aswang. Na hindi lamang pala iyon ang aswang kundi silang lahat, dagdag na saad pa ng nanay ni Pablo. Narito na po ang 9 na yugto ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Matapos na mapatay ni Pablo ang mag-asawang aswang na kapatid ng ninong banong niya at asawa nitong si Gado, ay umukay siya at doon sinunog ang mga katawan nito. Makalipas ang ilang mga araw ay naging usap-usapan sa kanilang bayan ang bigla ang pagkawala ng maestra at ng ina nito, maging ang pagkatupok ng kanilang bahay. Umugong din ang balibalita ukol sa pagkawala ng mag-asawang Gado. Nadumulog pa nga ang dalawang anak nito sa pulisya upang ipagbigay alam sa mga ito ang pagkawala ng kanilang mga magulang. Isang araw ay may pumunta sa kanilang tahanan na isang alagad ng batas kasama ang panganay na anak nila Gado. Nabahagya namang ikinagulat iyon nila Pablo, lalo na ng kanyang ate Rosie nang makita nito ang kanyang kamag-aral na si Renald. Nagtanong ang pulis ng ilang mga bagay sa kanila. Sinikap naman nilang mag-anak na mapanatiling lihim ang mga nangyari noong gabing lumusob ang mag-asawa sa kanila. Kahit pa nga ang paraan ng pagtatanong ng nasabing pulis
ay tila ba may pinanghahawakan ito at pinagbabasihan na may kinalaman sila sa pagkawala ng mag-asawa. Ngunit nanatili lamang silang kalmante sa kabila ng mga ganong paraan na pagtatanong at pinanindiganan nilang wala silang nalalaman ukol dito. Matapos iyon ay nagpaalam na ang mga ito. Makaraan ang ilang linggo ay nakarating naman sa kanila ang isang balita ukol kay Cardo na unti-unti na di umano itong nakikilala sa isang bayan doon sa kanilang probinsya na nakakapagpagaling daw ito ng mga may sakit. Ayon pa sa balitang nakarating kanila Pablo ay maalwan na rin di umano ang buhay nito at ang paglalarawan pa nga na nagbalita sa kanila ay asinsado na. Na ipinagkibit balikat lamang iyon ng kanilang ina maging ang kanyang mga ate ay tila walang halaga sa kanila ang narinig na si Pablo naman ay biglang bumigat ang kanyang loob dahil sa muli na naman niyang naalala ang malagim na tagpong iyon nang talikuran silang mag-ama ng kanyang kuya at ipinagpauna nito ang pansariling nasa. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay pinagpatuloy naman ni Pablo ang kanyang gawain sa araw-araw. Pumapasok siya sa paaralan kasama ang kanyang mga ate at nanggagamot naman pagdating sa kanila. Naging katuwang na rin niya ang kanyang ina at mga kapatid sa pag-aasikaso sa kanilang mga kababaryo maging sa mga taga-karatig bayan nila na dinarayo pa siya upang makapagpagamot. Isang hapon pagdating nila ng bahay na magkakapatid ay kanila na munang ginawa ang mga nakatokang obligasyon nila at pagkatapos ay saka hinarap ni Pablo ang kanyang unang pasyente. Dalawa lamang ang naroon na magpapagamot sa kanya nung araw na iyon. Nang matapos ni Pablo ang gamutan ay niyaya na sila ng kanilang ina na kumain ng hapunan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay bigla na lamang namilipit sa sakit ang kanyang ate Rosie na muntik pa itong mahulog mula sa kinauupuan. Mabuti na lamang at nahawakan ito ni Pablo. Mabilis nila itong inalalayan papunta sa silid at doon ay kanila itong pinahiga. Iniabot ng kanilang ina kay Pablo ang bote ng langis. Umusal si Pablo at kanyang binanyusan ng langis ang kanyang ate. Nang biglang may nakita siya sa kanyang balintataw nang mahawakan niya si Rosie. Nakita niya ang isang kamay na dinampot ang pagkain ng kanyang ate nang iwan itong sandali sa mesa upang kumuha ng maiinom. Di niya makitang malinaw kung sino at kung ano ang ginawa nito sa pagkain pagkat tanging kamay lamang at ang pagkain ang kanyang nakikita sa kanyang pangitain na hindi niya makita ang mukha nito. Nahawak-hawak ang baon ng kanyang ate. Nakisuyo si Pablo sa kanyang ate Nika. Nabigyan siya ng maligamgam na tubig sa planganita. Inililis ni Pablo ang damit ng kanyang ate Rosie. Umusol siyang muli at ibinaon ang kanyang kamay sa tiyan nito. May dugong lumabas mula rito. Ilang sandali pa ay may inilapag si Pablo na tila itim na laman sa planganita at agad na pinaghilom ang sugat na kanyang ginawa nang kunin niya ang bagay na iyon. Matapos iyon ay gumaan na ang pakiramdam ni Rosie. Mabilis na tumayo si Pablo at kinuha ang bagakay na ikinagulat naman iyon nila Nika pagkat walang sabi-sabi nitong itinusok iyon sa kanilang bubong na narinig nila ang isang nakakakilabot na tunog ng nasaktan na nasundan iyon ng mga kalusko sa itaas na tila may nagmamadaling makalayo mula roon at nakita nga nilang may dugo ang dulo ng kawayan. Mabilis na lumabas si Pablo ngunit wala na ito at tanging kadiliman na lamang ng gabi ang kanyang napagmasdan. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay nakita niyang unti-unti na nagbalik
ang kulay ng kanyang ate mula sa pamumutla nito kanina. Pinaalalahanan ni Pablo ang kanyang ate na kanyang pag-ingatan sa susunod ang dalang pagkain at wag na wag itong iiwan, na sinabi niya ditong may umaswang na naman sa kanya, na nag-alala ang kanilang ina nang marinig iyon. Lumabas si Pablo sandali ng bahay. Pagbalik nito ay may dala na itong tatlong kulay na puting bato na malakristal ang wangis nito. Kanya iyong iniabot sa kanyang ina at mga kapatid. Sinabi niya sa kanila na kanila iyong ilagay sa ilalim ng kanilang pagkain o kaya naman ay inumin. Kapag nakita nila nangitim ang pagkain, nangangahulugan iyon na pinakialaman ito ng aswang at di na dapat kainin. At kapag ang pagkain naman ay nagmistulang nilumot, ang ibig sabihin nun ay may lason ito. Kapag ang inumin naman ay bumula matapos mailagay ang bato sa ilalim nito, hindi na rin marapat pa na iyon ay inumin pagkat maaring may lason o di kaya naman ay maaring nilawayan iyon ng aswang. Na kanya na rin iminungkay sa mga kapatid na maglagay ng langis sa botelya at laging dalhin iyon kahit saan sila magpunta. Nang sa ganon ay malalaman nilang kaagad kung may aswang na nasa malapit kapag ito ay kumulo. Kinabukasan, pagpasok nila sa paaralan ay nagulat si Pablo nang makita niya ang kanyang ate Rosie na nakatayo sa pintuan ng kanilang silid-aralan at kinakawayan siya. Kaya agad siya nagpaalam sa kanyang guro upang labasin ang kanyang ate. Paglapit niya dito ay agad na sinabi ni Rosie sa kanya na napansin niya may tagkos o tali sa braso ang kamag-aral nito na si Reynald. Naayon pa sa kanyang ate ay kinutuban siya ng hindi maganda nang makita niya ito. Tinuruan si Rosie ni Pablo at sinabing kanyang batiin si Reynald at punahin ang sugat nito. Natumango naman si Rosie at nagpaalam na sa kapatid. Nang kakain na sila ng tanghalian ay muli silang nakita na magkapatid at naroon na rin si Nika. Agad na ibinalita ni Rosie kay Pablo na hindi daw makatingin sa kanya si Reynald nang sumagot ito. Sinabi daw sa kanya nito na nasugatan ito ng madulas habang papauwi kahapon mula sa paaralan dahil na rin sa maputik na daan bunga ng ulan. Ngunit malakas di umano ang kutob ni Rosie na nagsisinungaling lamang ito pagpapatuloy pa niya. Pagdating nila Pablo sa kanilang bahay ng araw ding iyon ay may naghihintay doon na isang Ginoo. Hindi pamilyar sa kanila ang tao na iyon pagkat hindi nila ito kababaryo. Sinabi ng kanilang ina na kanina pa ito naghihintay pagkat kailangan nito ang tulong ni Pablo na nasa peligro di umano ang anak na babae nito na hinawaan at binabalik-balikan ng aswang. Nalaman nila na taga-kabilang bayan pala ito at kanya pala ang dalawang kabayo na nasa labas pagkat malayo iyon. Nakiusap ito kay Pablo na kung maaari ay sumama na siya sa kanyang pag-uwi pagkat wala nang panahon. Nagdalang habag naman si Pablo na napatingin siya sa kanyang ina. Natumango naman ito bilang tugon na sinasabing tulungan na niya ang lalaki. Kaya matapos makapagsalin ng karagdagang langis sa kanyang botelya ay lumisa na sila. Sa daan ay sinundan niya ang lalaki na kahit na maliwanag ang buwan ay may karagdagan pa silang ilaw. Napangarap din ni Pablo na magkaroon sila noon sa loob ng kanilang bahay pagkat maliwanag talaga ito. Samantala sa kanilang bahay naman ay kumakain na sila Rosie nang biglang nakarinig sila nang tila may naglalakad na paikot-ikot sa labas ng kanilang bahay. Napagkaminsan ay tila tumatakbo pa ito. Na di nga nagtagal ay narinig na nila na humuni ang aswang na nakakatindig balahibo ang tunog na iyon na masasabi mong may galit sa huni nito.
Mabilis na tinakbo ni Rosie ang langis at nakita nga niyang kumukulo na ito. Sinabi niya sa kanilang ina ang tungkol doon. Kaya lumapit ang kanilang ina na may dala na itong gasera at kanyang inilapit dito ang apoy. Nang biglang may narinig sila na isang malakas na tunog na nasundan iyon ng pagkaluskos na may gumulong mula sa kanilang bubungan at lumagpak sa lupa. Na nagkatinginan silang mag-iina pagkat di nila inaasahan na mayroon na palang nasa kanilang bubungan. Kaya kinuha ni Rosie ang itak ng ama at itinaklos iyon sa kanyang bewang. Hinawakan na rin ni Nika ang bagakay. Paulit-ulit naman na idinadaiti ng kanilang ina ang apoy sa langis na umaawas mula sa bote. Na sa tuwing gagawin niya iyon ay naririnig nila ang malakas na tunog na nasasaktan ang aswang. Tinakbo ni Rosie ang kanilang pinto at isiniguro na nakasara itong mabuti. Gayun din ang ginawa ni Nika sa mga bintana. Maya-maya ay narinig nilang may kumakalusko sa dingding sa kaliwang bahagi ng kanilang bahay. Na nang lapitan nila iyon ay bigla na lamang nabutas at nakita nilang tumagos ang isang kamay ng aswang na napasigaw sila sa sobrang pagkagulat. Narito na po ang 10th yugto ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Habang naglalakbay si Pablo matapos sunduin ng isang lalaki upang tulungan ito sa kanyang anak na babae na inaaswang, ay kasalukuyan namang sinasalakay ang kanilang bahay. Na napasigaw sila Rosie nang lumusot ng tuluyan ang isang kamay ng aswang. Agad namang tinusok iyon ni Nika nang hawak niyang bagakay. Nagsimula namang umuga ang kanilang pinto nang mayroong tila nagpupumilit na makapasok dito. Napaiyak na si Nika sa tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Nang ina naman nila ay panay ang pagsigaw. Samantala sa daan ay biglang humapay ang mga sanga ng isang malaking puno sa kanilang daraanan at ayaw nang magpatuloy ng kanilang mga kabayo na umaatras ang mga ito. Kaya bumaba si Pablo at itinali ang kabayo sa isang puno. Nilapitan nito ang malaking puno na ang mga sanga ay humapay. Nagtaka naman ang lalaki pagkat wala naman itong nakikita doon, pero nagsimula na si Pablo makipag-usap. Nagulat pa si Pablo nang lumabas mula sa likuran ng puno kung sino ang may gawa ng pagharang na iyon sa kanila. Ang kaibigan pala niyang Engkanto. Na nagtaka pa si Pablo kung bakit ito naroon. Sinabi nito sa kanya na nasa panganib ang kanyang mga kapatid at ina. Nakasalukuyang inaatake ng dalawang aswang. Ipinagtapat pa nito sa kanya na ang taong kasama niya ay kasabwat at kinausap ng isa sa mga aswang. Nagawa-gawa lamang na kwento ang tungkol sa anak nito upang mailayo siya, nang upang sa ganon ay maisakatuparan nila ang kanilang masamang balak sa kanyang pamilya. Kaya nang marinig yun ni Pablo ay mabilis siyang nagpasalamat dito at agad na sinakyan ang kabayo at pinatakbong pabalik sa kanila. Na naiwan naman nagtataka ang lalaki. Samantala, sa bahay naman nila Pablo ay nagpapalipat-lipat ang mga ito ng pwesto na nilalansi sila Rosie. Na kanilang pinipilit na makapasok at desidido talagang maisagawa ang maitim na balak sa mag-iina. Maya-maya pa ay napansin nilang nadagdagan ang mga gumagawa ng butas at nagpupumilit na makapasok sa kanilang bahay. Kaya napaiyak na pati si Rosie. Ngunit di sila tumigil na kanilang tinataga at tinutusok ng kawayan ang bawat kamay at binti ng aswang na kanilang nakikita nagbabalak na makapasok. Ang kanilang ina naman ay patuloy na sinisindihan ang langis na umaawas na nakikita nila sa butas
na nangingisay ang mga ito sa lupa sa tuwing gagawin iyon ng ina. Ngunit hindi naman iyon mapanatili pagkat pumapaling ang apoy sa tuwing tatamaan ito ng hangin. Di nagtagal ay tuluyan ang nawasak ang isang bahagi ng kanilang bahay malapit sa kanilang banggirahan, na napasigaw sila ng malakas pagkat nakapasok na ang isa sa mga ito. Dahil doon ay napatakbo sila sa kanilang silid. Ilang sandali pa ay nakita na nilang bumungad sa kanilang harapan ang isang aswang na inilabas pa nito ang dila na takam na takam at nakatitig sa kanila. Nasundan pa iyon ng isa pa, kaya napasigaw na sila na umiiyak na kanila namang iniaamba ang bagakay at itak sa mga ito. Biglang hinawakan ng isang aswang ang bagakay na hindi na nagawa pang maigalaw iyon ni Nika. Sinubukan naman ni Rosie na tagain ang kamay na iyon ng aswang, ngunit mabilis naman siyang napigilan ng isa pa na agad niyang nabitiwan ang itak dahil sa lakas ng pagkakakapit nito sa kanyang pulso sa kamay. Sasakyo din na sana si Rosie ng aswang gamit ang mahaba at matutulis nitong kuko, nang biglang dinamba ito ng isa pang aswang at mabilis na binigwasan. Dahilan para mabitawan nito si Rosie na tumama ang nawala ng balanse na aswang sa isa pa para matumba ang mga ito at bumalandra sa dingding. Napumunta sa harapan nila Rosie ang aswang na iyon na tumulong sa kanila, na tila pinoprotektahan sila. Nang biglang may dumating pa na tatlo at magkakasabay na inatake ang aswang na iyon na nasa harapan nila Rosie. Tumilapon ang mga ito sa labas ng bahay na nakita pa nilang nagpagulong-gulong. Mabilis namang kumilo sila Rosie at tinungo ang pintuan sa may kusina. Nang bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Pablo na tinatawag sila, nabuhayan sila ng loob at agad na silang lumabas sa likod at umikot upang masilip si Pablo. Nakita nila na mabilis na bumaba si Pablo mula sa kabayo at sinugod ang mga aswang na noo'y pinagtutulungan na at uundayan na sana ng isang malakas na bigwas ang tumulong kanila Rosie. Ngunit napatras ang mga ito nang maramdaman ang mahabding hiwa sa kanilang katawan dulot ng ginawa ni Pablo. Nagtataka naman si Pablo nang makita ang isa sa mga kauri ng mga ito na nakahiga sa lupa matapos mag-atrasan ang limang aswang. Sumigaw si Nika at sinabing, "Tinulungan kami niyan, kaya kanyang iniabot ang kamay dito upang tulungan ito na makatayo, pagkat marami na itong tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na nanlulupaypay na ito." Na nang mahawakan ito ni Pablo ay pumasok sa kanyang isipan ang mga larawan na iyon pala si Renald na panganay na anak ni Gado, nakasamang pumunta ng alagad ng batas, na bagaman aswang din ito ay hindi pala ito ang umaswang sa kanyang ate Rosie, kundi ang mas nakababatang kapatid nito na siya ring natusok niya ng kawayan. Na nakita din ni Pablo ang larawan sa kanyang isipan na nadulas nga ito, at doon natamo ang sugat sa kanyang braso, na ang dahilan naman kung bakit hindi ito makatingin ng tuwiran sa kanyang ate Rosie ay sapagkat may lihim na pagtingin ito dito, at ngayon nga ay kanya pa sila nitong tinulungan. Inalalayan ito ni Pablo sa isang tabi at hinayaang makaupo sa paanan ng isang puno, na unti-unti nang bumabalik ang dati nitong anyo, na kahit sila Rosie ay nagulat nang makita si Renald. Tumakbo ang ina at mga kapatid ni Pablo sa kanyang likuran malapit kay Renald, samantalang nasa kanilang harapan naman ang mga aswang. Sinabi ni Pablo na nakasisiguro siyang ang isa sa mga ito ay ang nakababatang kapatid ni Renald. Sumang-ayo naman si Renald at sinabi nitong antsuhin nilang pulis at tatlong anak nito ang iba pa.
sinimula ng umusal ni Pablo. Bigla namang naglaho ang mga ito. Nawala sa kanyang paningin ang mga aswang. Kaya ipinikit ni Pablo ang kanyang mga mata at nakita niya kung saan naroon ang mga ito. Umabante si Pablo nang upang hindi madamay ang kanyang mga mahal sa buhay na nasa kanyang likuran. Sinabi niya sa mga aswang na siya na lamang ang harapin ng mga ito, pagkat tanging siya lang naman ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Na sinabi pa niyang di naman sana mangyayari ang gayon kung hindi ganit at timawa sa laman ng tao ang mga ito. Na dahil doon ay nagalit na lalo ang mga aswang at magkakasabay na lumusob sa kanya. Agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay, ngunit mabilis na nakailag ang mga ito. Nabagya naman niyang ipinagtaka iyon, na nakalawit ng isang aswang ang kanyang paa, dahilan para siya ay mabuwal. Na nang dumikit ang kanyang katawan sa lupa, ay nasa tabi na niya kaagad ang mga ito, na agad na hinawakan ang kanyang mga kamay at paa. Pinilit ni Renald na makatayo upang saklolohan si Pablo, ngunit natumba ito dahil sa wala ng lakas at pagkahilo dahil na rin sa dami ng dugo na nawala dito. Napasigaw ng malakas ang kanilang ina habang umiiyak sila nila Rosie dahil sa kanilang nakikita na nakatiyaya si Pablo sa lupa habang hawak-hawak ng apat na aswang ang mga kamay at paa nito. Dahan-dahang lumuhod ang aswang na chewy nila Renald sa tabi ni Pablo at iniangat ang dalawang kamay. Susugod sana ang ina ni Pablo, ngunit pinigilan ito nila Rosie at Nika. Napahugulgul na lamang sila. Tiningnan pa sila ng chewy nila Renald at ngumiti na nakakainsulto. Nang akmang ibabao na nito ang kanyang mga mahahaba at matutulis na kuko sa liig ni Pablo, ay laking gulat ng lahat nang bigla na lamang tumilapon ang ulo nito na sumirit na bigla ang dugo at tumandusay sa lupa ang walang buhay nitong katawan na nagitla ang apat na natira na mabilis na hinanap kung saan nanggaling ang pag-atake na iyon. Na nang kanilang lingunin ay nanlaki ang mga mata ng dalawa nang gumuhit ang malalaking hiwa ng sugat sa kanilang mga likod. Na napasubsub pa ang mga ito kay Pablo. Mabilis namang hinila ni Pablo ang isang kamay upang makawala. Nang mawala ang atensyon ng mga ito sa kanya, agad na ikinumpas ni Pablo ang kamay at tuluyan na siyang nabitawan ng mga ito. Magkakasunod na kumpas ang mabilis na ginawa ni Pablo habang sinusubukang umiwas at makalayo ng mga aswang na halos mapuno ng mga hiwa ang kanilang mga katawan. Nabigla naman nilang nakita na nasa kanila ng likuran si Cardo, at sa isang malakas na kumpas nito ay tumatakbong wala ng ulo ang dalawa sa mga ito. Na ilang hakbang lamang ay humampas na rin sa lupa ang mga walang buhay nilang katawan. Ang dalawa naman ay di na pinahintulutan pa ni Pablo na makalayo. Sinabi niyang palalayain na niya ang mga ito sa sumpa. At kasabay nga noon ay bumagsak na rin sa lupa ang mga ito na wala na rin mga buhay. Na panandalian pang nagliyab ang mga liig nitong walang ulo sa tindi ng binitawan na iyon ni Pablo. Matapos iyon, sa isang iglap lamang ay hawak-hawak naman na ni Pablo sa buhok ang kanyang kuya Cardo, na kanyang itiningala ang ulo nito at gigilitan na sana nang biglang may sumagi muli ng mga larawan. Nakita niya sa kanyang isipan na iniligtas siya nito sa mga aswang na bumalik noong gabi na napatay ang kanilang ama matapos na mawalan siya ng malay. Na nagdalamhati din ito at walang tigil sa pag-iyak nang makita ang bangkay ng kanilang ama. Nakita rin niya sa kanyang balintataw na ito ang gumamot at nagpahilom ng kanyang sugat nang makasagupa niya ang mag-inang aswang. Na matapos siyang gamutin ay sinunog nito ang mag-ina kasama ng kanilang bahay.
Dahil doon ay nabitawan ni Pablo ang kanyang kuya. Napaluhod si Pablo na nanlulumo. Nilapitan naman siya ng kanyang kuya Cardo at taos sa pusong humingi ng tawad sa kanya. Umiiyak din itong lumapit sa kanilang ina at iba pang kapatid at hiningi ang kanilang pagpapatawad. Matapos iyon ay umalis na ito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.